atin pong tunghayan ang unang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Alipin ng Pag-ibig. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, ganun din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Talaga bang hindi nyo kaya ang katawan nyo, Tay? Bahagyang tumagilid sa higaan si Mang Carlito, tinutup ang dibdib ng isang kamay na tila mauubo, pero nang hindi mangyari iyon, ay pinilit maiangat ang katawan sa higaan na tila gustong bumangon. Huwag na ho kayong bumangon! Saway ni Emilia sa matandang ama. Mamaya'y dinalahit na naman kayo ng ubo. Nagpilit ding makaupo sa gilid ng papag ang mahigit 70 taong gulang na lalaki, hinimas-himas ang tapat ng dibdib. Alam mo namang kung kaya ko rin lang eh, hindi ako papayag na hindi masilayan man lamang ang labi ni Don Sebastian anak. Wika ng kanyang ama. Kaya lang, kahiyahiya kung doon pa ako sumpungin ng dinalahit na nga ng ubo ang matanda. Napasugod tuloy ng lapit si Emilia, alalang-alalang hinaplo sa likod ang ama. Sabi ko naman sa inyo eh, huwag na kayong umalis ng higaan. May natira pa ba sa salabat ko, ha? Hirap na sabi ni Mang Carlito nang sa wakas ay mahinto sa pag-ubo. Sanay na si Emilia na kapag inuubo ang ama ay salabat ang hinihingi nito. Bagamat noong una ay pinagtataka niya iyon dahil para sa kanya'y walang medikal na basihang nakatatanggal ng ubo ang mainit na salabat. Kalaunan ay waring nahawa na siya sa paniwala ng ama dahil kadalasan namang humuhusay ang pakiramdam ng matanda kapag nakakainom nga ng mainit na salabat tuwing aatakihin ng malalang ubo. Meron pa ho, sabi niya. Iniwan kong nakasalang sakalan. Teka't ikukuha ko kayo. Tinungo niya ang maliit nilang kusinaan at ipinagsali ng ama ng mainit na salabat sa isang sarten na kapihan. Nakahiga na uli si Mang Carlito nang bumalik siya sa silid nito. Pikit na waring natutulog. Nakapatong ang pinagsalikop na kamay sa tapat ng sikmura. Ayaw na ayaw niyang nakikita sa ganoong posisyon ang ama. Waring may kilabot na idinudulot sa kanya ang ganoon. Itaboy man niya sa isip, ang ganoong ayos ay lagi nang naikokonekta sa isang nakaburol na patay. Ibinaba niya ang sarten sa misitang nasa gilid ng papag at inali sa pagkakasalikop ang mga kamay ng ama. Dumilat si Mang Carlito. Parang napaidlip ako ah. Dala mo na ba ang salabat ko? Inabot niya ang sarten. Heto na ho. Ilapag mo na lang uli riyan at tiyak na mainit pa yan. Mamaya ko naiinumin. Lumakad ka na. Hindi siya umalis sa pagkakaupo sa gilid ng papag. Titig na titig lamang sa ama. Sige na. Pagtataboy sa kanya ni Mang Carlito. Kaya ko namang mag-isa. Hindi na naman ako inuubo. At maya-maya, pagkainom ko ng salabat, tiyak na makakatulog na ako. Hindi ka naman siguro gagabihin sa malaking bahay. Malaking bahay ang nakasanayan nilang tawag sa bahay ng mga Enrico. Silang mga tauhan nito sa taniman ay tagahangganan ang naging katawagan. Ang mga tirahan kasi nila ay waring strategically na nakatirik sa hangganan ng lupa ng mga Enrico at nang sa kabilang hasyanda na pag-aari naman ng mga de la Serna. Ang hanay ng mga bahayang iyon ang waring linya na nagsisilbing partisyon ng dalawang malawak na lupain ng dalawang pinakakilalang pamilya sa Monte Maria. Bakit ba ganyan na lang ang titig mo sa akin ha? Waring nangingiting tanong ni Mang Carlito kay Emilia. Hinawakan niya ang yayat na kamay ng ama, ilang saglit na pinagmasdan ang butuhan at kairami ng kulubot na balat niyon. Nakadama na naman siya ng awa sa ama. Kung pa-ospital na lang kaya tayo, Tay. Ano? Nagpakita ng pagkabaghan sa anyo ang matandang lalaki. Pa-ospital? Eh bakit? Wala naman akong grabing sakit. Natiyak natin noon pa mang magpatingin tayo. Itong ayaw na yatang umalis na ubo ko eh, talagang sintomas na ng pagtanda. Si 74 na ako anak. Ang lakas ko, naubos na sa lupa. Pasalamat nga tayo na hanggang ngayon, buhay pa ako.
Yung mga kasabay ko'y matagal nang natabunan ng lupa. Napayuko siya. Ayaw niyang maisip ang katotohanan ng sinabi ng ama. Natatakot siyang mapag-isa. Tingnan mo na lang yung si Don Carlito. Abay di hamak na matanda pa ko ron anak. Nakita mo't namamahinga na siya ngayon. Atake naman ho sa puso ang ikinamatay niya. Sakit naman talaga yun ang mayayaman. Kasi hindi batak ang katawan nila sa trabaho. Oo nga, kaya naman hindi ako nagtatakang hanggang ngayon narito pa rin ako. Ipa-ospital mo ako't baka lalo lang madali ang buhay ko anak. Saka, hindi nga tayo mayaman para isipin ang mga ganong gastos. Nakangiti si Mang Carlito na tila pinatatawa siya. Sabagay ay totoo naman ang sinasabi nito. Ang kita lamang niya sa hasyanda ang inaasahan nila. Mula nang manghina ang ama, siya na ang umako ng mga trabaho nito sa pataniman. Exposed na siya sa mga gawain doon sa pulpagkabata. Kaya madali niyang nagampanan, moderno pa ang mga gamit sa bukid ng mga Enrico. Kaya kahit babae, ay kayang-kaya niya ang mga trabaho roon. Ang mahigit 10 ektaryang lupain ng mga Enrico ay kombinasyong taniman ng pinya, saging, lansones at atis. Ang alam niya, may lupain pa ang pamilya sa ibang bahagi ng Davao na ang pangunahing produkto naman ay pomelo o suha. Sa mga produktong iyon, yumaman ang pamilya Enrico. Ang alam niya, lately ay pumasok na rin sa export market ang matandang Don dahil naging excellente ang uri ng kanilang mga ani noon pang nagdaang taon. Isang bagay iyon na sa kanya ibinibigay ng matandang Don ang credit. Dahil daw sa masusi niyang pangangalaga at walang katapusang pag-eeksperimento, kaya nakamit nila ang ganong excellence. Sa bagay, ay totoo namang hindi lamang niya ginawa ang ine-expect sa kanyang trabaho. Kahit paano'y nakapag-aral naman siya, kaya naging madali sa kanya ang pag-unawa sa mga babasahing may kinalaman sa produktong taniman. Nang lumaon, ay parang siya na ang naging katiwala ni Don Carlito sa Bukirin. Munting kibot ay siya ang kinokonsulta. Ang ibig nga noon ng matanda ay sa malaking bahay na sila manirahang mag-ama, ito na lamang at si Doña Belinda ang naroon bukod sa mga katulong. Hindi sila pumayag dahil sa bukod sa nahihiya siya, maprinsipyong tao ang kanyang ama. Hindi ito payag ng parang wala silang sariling pamamaysay at waring nakikitira lamang sa ibang tao. Hindi bale na di umanong mahirap basta nakataas ang noo sa lahat ng oras. Sa bagay ay hindi rin naman niya gustong mapatira sa malaking bahay. Unay hindi ang pares niya ang para roon. Ikalaway, nahihiya siya sa maaring sabihin ng nag-iisang anak ni na Don Carlito at Doña Belinda na si Joaquin. 5 taon ang tanda sa kanya ni Joaquin. Kahit paano, nag-abot din naman ang kabataan nila. Pero ni minsan, hindi masasabing naging magkalapit sila ng lalaki. Minsan man, hindi niya ito nakalaro, hindi nakausap ng matagal, o nakatalamitam. Oo nga't nag-aral sila sa iisang paaralan noong nasa elementarya pa, iisa ang malapit na paaralan sa Monte Maria. Kaya rooy, nagkakasama-sama ang mahihirap at mayayaman. Hindi sila naging malapit sa isa't isa, kahit na nga masasabing sila'y sa iisang lugar lamang nakatira. Sa batang isip, ang turing niya noon sa pamilya Enrico ay Panginoon. Natural na ang maging tingin niya kay Joaquin ay munting Diyos. Hindi niya pwedeng kausapin ng kaswal. Hindi maaaring basta-basta lapitan. Lalong hindi pwedeng kalaruin o kaibiganin. Kahit nga sa simpleng paghaharap, kung hinihingi ng pagkakataon, ay nakadarama siya ng pangungunti kapag kinakausap siya nito noon. Kapares na lamang noong 9 taon pa lamang siya at si Joaquin ay 14. Isinama ito ng ama sa taniman at natsyampo namang kasama siya ng ama. Madalas naman talaga siyang isinasama ng ama sa trabaho dahil nag-iisa siya sa bahay kapag walang eskwela. Ang inay niya ay namatay di umano sa pagsisilang sa kanya. Ang kinis-kinis noon ang tingin niya kay Joaquin sa kasuotang puting polong may maikling manggas na nakaparagan sa pantalong maong. Nangunti tuloy siya nang sa panghuhuli ng tutubi ay lapitan siya ng lalaki. May mga putik sa ibang bahagi ng damit niya at kupas ang suot niyang may mga sira pa.
Di ba ikaw yung anak ni Mang Carlos? Tanong ni Joaquin. Carlito, hindi Carlos. Maging siya ay nagulat na parang pagalit ang sagot niya. Gusto nga niyang magsisi dahil napatitig sa kanya si Joaquin nang natitigilan. Isumbong kaya siya kay Don Sebastian? O bilang amo rin kaya ay sapakin siya nito? Pwede kaya iyon? Sakop pa rin kaya iyon ang pagiging mag-amo nila? Hindi niya alam. Sa murang isip ay tinandaan pa niyang itatanong iyon sa tatay niya pag-uwi nila. Hindi niya maintindihan kung bakit parang galit siya nang sumagot. Nang lumalaki na siya, saka na lamang niya naisip na depensa niya iyon sa sarili. Nako, mamaliit lamang sila ay umasta agad siyang malaki palaban. Saka anong ginagawa ng isang lalaking paris ni Joaquin na makinis na makinis at lalapitan siyang tila gusgusi naman? Hindi dapat na ganoon. Siyang babae ang dapat na maayos. Kaso'y nagkataong si Joaquin ang mayaman. Gayunmay, wala itong karapatang gumarantsya ng sabukid lamang naman pupunta. Naisip din niya, pagre-rebelde marahil ang naging dahilan ng wari pag-asik niya noon sa lalaki. Hindi ba Mang Carlito ang pangalan ng tatay mo? Parang galit na ring tanong sa kanya noon ni Joaquin. Oo. Di tama na Carlos lang ang palayaw? Hindi nga eh, Mang Carlito nga. Tinitigan siya ng masama ni Joaquin na tila pinag-iisipan kung ano ang dapat gawin sa kanya. Natakot naman siya pero hindi niya ipinapakita. Naisip niya, kung sasapakin talaga siya ni Joaquin, wala siyang magagawa kundi umiyak. Hindi naman siya sinapak ng lalaki dahil tinawag na siguro ito ng ama at patakbong binalikan ni Joaquin si Don Sebastian. Hanggang sa magdalaga siya, isang malaking katanungan sa isip niya na kung hindi kaya tinawag ng ama si Joaquin, sinapak nga kaya siya nito? Pagkatapos ng elementarya, ay sa Maynila na nagpatuloy ng pag-aaral ang lalaki. Ang alam ni Yay, nakitira sa kapatid ng ama. Siya naman, nakapagtapos lamang ng high school at natigil na. Nag-intindi na nga sa lupain ng pamilya nito. Bihirang umuwi sa Monte Maria si Joaquin. Kung may mga espesyal na okasyon lamang, nababalitaan lang naman niya. Hindi sila nagkikita. Aywan ba niya, mula nang mangyari ang insidenteng iyon noong mga bata pa sila, parang napahiya na siyang humarap uli sa lalaki. Kung alam din lamang na ito'y nasa malaking bahay, kahit ipatawag siya ni Don Sebastian o Doña Belinda, ay hindi siya nagpupunta roon at nagdadahilan na lamang siya. Ang sabi-sabi, higit daw gumawa po si Joaquin ng ganap na magbinata. Hindi naman siya nagtataka. Bata pa'y, makatawag pansin na ang kakisigan ng lalaki. At noong huli, umuwi ito sa Monte Maria, tanda niya ay magpapasko. Palihim niya itong nakita ng maligo sa paspasin. Isang lugar iyon sa gawi nila na may magandang talon at kahit madawag ang kapaligiran ay maganda naman ang mga tanawin dahil maraming bulaklak at halaman. Maliligo sana siya pero nang makita si Joaquin at ilang kasamahan nito ay nagkubli siya at naakit na panoorin na lamang ang mga iyon. Hula niya ay mga kaibigan ni Joaquin na taga Maynila ang kasama nito. Napapahiya pa nga siya sa sarili noong una dahil puro naka-swimming trunk lamang ang magkakasama. Pero talagang naakit siyang panoorin si Joaquin. Atletico ang pangangatawan ng binata at nakakaakit ang masiglang pagtawa nito. Kahit wala sa ayos ang basang buhok nito ay pinakamatika si Joaquin sa grupo. Noon yata siya nagsimulang ma-inlove sa lalaki. Wala nang gabing mula noon na hindi niya ito naiisip. Kaya naman, kahit pagod, masaya siyang nakakatulog. Pinapangarap kasi niya ang binata. Hanggang doon lamang naman niya ito makakaniig. Sa pangarap, ni katiting na porsyento ay hindi niya bibigyan ng posibilidad na magkatotoong pangarap na iyon tungkol sa kanilang dalawa. Langit at lupa ang agwat nila. Lalo't iisipin hindi pa man daw nakakatapos ng kolehiyo si Joaquin ay may naghihintay na ritong pamamahalaang negosyo ng tiyahin sa Maynila. Samantalang siya, lupa pa rin kumpara rito. Sa isip niya, nabuhay siya at mamamatay na si Joaquin ay Panginoon niya at siya ay alipin nito. Abangan ang mga susunod pang kaganapan sa susunod na kabanata ng ating kwento.